Papunta nga pala ulit kami ng bundok niyan para mag-harvest ng kamatis, sitaw, pipino, at ampalaya. Tigkakaunti lang ang ha-harvestin namin yan for the sake of vlog-vlogan. Baka magalit si Pai Nestor kung madami kaming kukunin. At si Tito Tutoy nga pala ang ating tour guide for today's video. Sabi ko nga kay PB, mag-harvest siya ng isang pirasong kamatis. Iisa-isa na nga lang ang na-harvest niya, bulok na pala yun. After namin sa kamatisan, dito naman kami dumiretso sa sitaw, bataw, patani. At may pagkanta pa nga ang ate mo, girl. Si Mama, ang dami ng pinitas na sitaw. Yari kayo dyan kay Pai Nestor, ang dami niyang pinitas. May tinuturo sa akin si PB, kunin ko daw yun kasi malaki na daw yung sitaw. Hindi niya alam, patola yun. Lalarga na nga pala kami sa pangatlong destinasyon namin. Sa taniman ng pipino at ng ampalaya ni Pai Nestor. Dumaan kami ng sapa. Kakaunti na lang pala ang tubig dito. Hindi na kagaya ng dati na pwede kang maligo. Siguro pwede pa rin namang maligo pero kakaunti na lang kasi yung tubig. Hindi ka na makakapag-swimming. At nandito na nga tayo sa hasyenda ni Pai Nestor. Makikita nyo yan, ang lawak. Ang dami na ding bunga ng ampalaya. Siyempre, pipitas lang tayo dyan ng konti. Dalawa lang pwede nang iuwi ng binyan. At naghahanap na nga kami ng pwede naming pitasin na medyo malaki. Yung mga tipong 6 inches ba? Ano gang iniisip mo? Kay Tito Tutoy ko nga pala pinakuha yung ampalay na napili kong malaki. Tapos si Mama naman, todo pili lang. Himas-himas lang, ganun. At nang makapili na nga ng isa pang haharbisen, diretso agad yan sa pulang eco bag. Matic yarn, syempre, Girl Scout yan si Mama. Lagi may daladalang eco bag yan. Kapag ikay aakyat ng bundok, siguro din mo lagi kami dalang plastic o kaya eco bag. Kasi panigurado marami kang mahahakot dito. Naabutan nga namin dito si Pai Nestor na nagpa-plastic na ng kanyang mga na-harvest na ampalaya. Oh, laki niyan! 1 kilo. Oh, 1 kilo, isa niyan. Pagkatapos ni Pai Nestor mag-pack ng mga ampalaya, si Mama naman nililimas na itong mga pipino. Pinatay na daw kasi ito ni Pai Nestor. Mga oversized pipino daw kasi ito. Nanghihinayang naman si Mama kaya kinuha niya lahat. Akala mo naman dadalhin sa binyan. Bongo. Bye. Oh, si Pipi. Buti na lang hindi na kami maglalakad pabalik sa bahay nila Pai Nestor. Nananakit na din kasi ang aking mga binti. Akala ko nga lalagnatin ako nung first day kong magpunta ng bundok. Pa-follow naman ako mga besh sa aming inhinyerong magsasaka na si Pai Nestor. Mag-i-start na rin kasi siyang mag-vlog. Hindi din siyang i-share ang kanyang kaalaman sa kanyang pagtatanim. Kaya pa-support po. Maraming salamat. Kain tayo mga besh. Thank you for watching. Follow for more. Ooh!